patuloy na nagiging mainit ang usapin kaugnay sa pagkakasangkot niya ng Pangulong Bating Jr. at Lizatanas Max sa isang malawakang sindikato ng illegal na droga. Sa mga bagong inilabas na ebidensya, may mga dokumentong nagpapakita ng posibleng pagkakaugnay ng mag-asawa sa mga kilalang personalidad na hinihinalang may kinalaman sa operasyon ng illegal na droga. Ang mga ebidensyang ito ay nagdulot ng matinding kontrobersya at masusing imbisikasyon mula sa iba't ibang sektor ng pamahalaan at pribadong grupo. Sa kabila ng mga paratang, maring tinanggi ng kampo ni Pangulong Kuting Jr. at ng unang ginang ang anumang kaugnayan sa naturang sindikato. Ayon sa kanilang tagapagsalita, isa umunong black propaganda ang mga lumabas na ebidensya upang sirain ang kanilang imbahe at ang administrasyon. Sinabi rin nilang handa silang harapin ang anumang legal na hakbang upang linisin ang kanilang pangalan at patunayan ang kanilang pagiging inosente. Sa gitna ng isyong ito, hinihintay ng publiko ang magiging pahayag ng mga opisyal ng ahensya tulad ng Department of Justice at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na nagsasagawa ng masusing pagsusuri sa mga ebidensya. Maraming mamamayan ang umaasa na magkakaroon ng hustisya at malinaw na katotohanan, lalo na't nakataya ang integridad ng pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangang Pinas. Ni Vice President Sara Duterte, si House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro na isa sa mga nagsusulong na impeachment move laban sa kanya. Sa part 3 ng recorded interview na inilabas ng Office of the Vice President, sinabi ni VP Sara na matagal na at lantarang pinag-uusapan sa Kamara ang planong pagpapatalsik sa kanya. Nung nakaraang taon ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara at nagbigay siya ng mga basehan doon sa ipafile daw nila na impeachment. Matatandaang noong buwan ng Agosto, sinabi ni Castro na maituturing na impeachable offense ang ginawa umanong paglustay ni VP Duterte sa 73 million pesos na confidential funds noong 2022. Pero premature pa niya ang pagtutulak na impeachment case ukol rito. Sa isa namang panayam noong Nobyembre, sinabi ni Castro na napag-uusapan lang ang posibilidad ng impeachment ngunit wala pang formal na reklamo. Muli namang giit ni VP Sara, hindi winaldas ang confidential funds at ginagamit lang ng mga kongresistang issue sa pamumulitika laban sa kanya. Unang-una, wala. Walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Anya, nagsimula ito noong September 2023 nang makipagpulong umano ang Makabayan Block kay House Speaker Martin Romualdez. May nakausap rin umano siyang kongresista na nagsabing lumapit sa kanya si House Appropriations Committee Chair Elizalde Co hinggil sa issue ng confidential funds. September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez, pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Pero pagkatapos ng plenary namin sa House, lumabas ang statement ni Congressman Zaldi Co. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership
of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, eh tinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Sumunod na umano rito ang tila scripted na budget hearing sa Kamara at nakumpirma umano nila na bahagi ito ng pag-atake laban sa kanya. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldi ko tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Ito ang niyang dahilan kaya hindi na nila isinulong ang pagkakaroon ng confidential funds sa huling bahagi ng 2023, maging sa proposal para sa taong 2024 at 2025. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila nang mali yan. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. Samantala, tiniyak naman ni VP Sara na hindi titigil ang operasyon ng kanyang opisina kahit isang kusing lang o walang ibigay na pondo ang Kongreso para sa susunod na taon. Ito ang tugon ni VP Sara sa banta ng ilang kongresista na babawasan ng OVP budget dahil sa hindi niya pagsipot sa hearing kahapon. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Nanawagan din siya sa publiko na huwag magpapaapekto sa mga paninira at ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Una nang itinanggi ni Congressman ko ang alegasyon ni VP Sara tungkol sa pagkontrol umano sa budget. Wala pa namang inilalabas na payag si Speaker Romualdez tungkol sa issue. Ayan po mga kaibigan, no? Si Vice President Sara Duterte, pinakita ko lang sa inyo guys kasi napag-usapan natin ito kanina. Scripted po ang hearing. Bakit po scripted yan? Mamaya po pag-usapan natin. I-shoutout muna natin si Adel Bautista, si Adel Bautista, hello. Good evening sa iyo dyan. Kumusta ka na dyan? Si Banderas Bong, si Marlush Wazen. Ayan, kumusta po kayo mga suki? Ang ating mga suki. Okay mga kaibigan, may sinabi si BP sana dito guys eh. Basahin ko lang ha. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pupunta sa plenary ng House. Mayroon na silang nakahandang PowerPoint presentation. Mayroon na silang nakahandang audiovisual presentation. Mayroon na silang nakahanda na script na binabasa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Meron na silang nakahanda. Lahat po nakahanda na, guys. So scripted talaga. Kaya po sinabi po ni BP Sara, guys, na itong hearing na to scripted. Kasi unang-una paulit-ulit. Kasi ganun naman, 'di ba? Kung gusto mong siraan yung tao, kailangan paulit-ulit para matatak po sa mga tao or matatak po sa mga kababayan natin na si VP Sara po ay may irregularities or mayroong corruption. Kumbaga paulit-ulit eh. Kahit na yung confidential funds po ng ating mahal na Vice President ay wala na po. Sabi nga ni VP Sara,
katapusan ng 2023, wala na silang confidential funds. Pero nagtataka lang siya guys, bakit pinag-uusapan pa rin ang confidential funds noong nakarang araw? Ibig sabihin, scripted nga. Bakit nila inuulit-ulit ang isang bagay na kumbaga tapos na at ando naman yan sa ombudsman? Diba? Meron naman mga desisyon yan. Pero bakit po nila inuulit-ulit? Dahil nga gusto nilang siraan si VP Sara. Kasi ang nakalagay dito, ang na-observe po or ang natuknasan po ni VP Sara guys, nakahanda na lahat. Lahat po nakahanda na. Ibig sabihin, scripted nga. Diba? Kasi ayaw nilang umamin eh. Wala pong gustong umamin eh. Eh syempre, sino ba namang umamin? Sino ba namang may gustong umamin, di ba? Kasi nakalagay dito, kung nakita mo, may nakahanda na siya ng mga sagot sa mga sinasabi namin sa Commission on Audit, nakikita natin na let's stick to our plan. Ito yung sinasabi niya na let's stick to our plan. Atakihin natin siya. Oh. Di ba? Ibig sabihin guys, alam na alam po ni VP Sara mga kaibigan na meron talagang namumuo na sabwatan po sa Kongreso. Kaya hindi natin masisisi si VP Sara mga kaibigan kung bakit ganito na lang siya guys. Kumalas na siya mga kaibigan eh. Hindi na nga siya pumunta sa Kongres, di ba? So hindi natin siya masisisi. Dahil nga sa kanyang natuklasan na meron talagang sabotahe dito mga kaibigan. Biro nyo, nakahanda na lahat. Pati yung isa sagot, nakahanda na. Siyempre kung ikaw, isa kang imbitado ko lang naman sa Kongreso at meron din naman kayo nakahanda ng mga papeles. Pero bakit meron silang mga tanong na nakakagulat na wala naman dun sa dapat i-brought up mo? Kasi nga, budget hearing ang tawag dito eh. Ang pinag-uusapan dito, budget ng 2025. Pero bakit po guys, iba-iba ang tanong. Ang layo. So kung ikaw si VP Sara, hindi mo rin gagawin mo rin yung ginawa ni VP Sara. Diba? I-let go mo na lang. Hayaan mo sila dun. Walang mga kwenta. Oh. Kaya nga, nakalagay dito, ang sabi niya, walang kinalaman sa kanyang office of the Vice President 2025 budget proposal. Kundi, lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal na may kaso. Tatlo pa nga ang kaso sa Supreme Court. See? Oh. Sabi ni VP Sara, oh, tatlo pa nga ang kaso sa Supreme Court. Oh. Yan ang nagpapatunay na meron naman talagang ginagawa ang Supreme Court para po imbestigahan kung ano yung mga irregularities ng Office of the Vice President. Pero bakit ayaw nilang tantanan si VP Sara? Anda naman, nakalagay na naman pala eh. Kasi nga, gusto nilang siraan. So ang bottom line here mga kaibigan, ang pinaka-bottom line here, si VP Sara po talagang gusto nilang i-terminate. Kaya ayaw niyang pumunta sa Congress. Yun yung bottom line. Meron talaga silang, kumbaga, sinasabi lang nila, di ba kanina, sa meron silang press con eh, ayaw ko lang palabas dito, walang kwentang press con eh. Yung mga press con ng mga young goons, press con ng mga young goons, anong sinabi nila dun sa press con nila? Ang yayabang nila, di ba? Wala daw silang ganun, wala daw namumuong ganun. Sabi niyo lang yan. Kasi mga pulpul kayo. Pero meron talaga yan. Huwag nyo kaming bulahin. Huwag nyo kaming utuhin. Ha? Hindi kami nauuto. Alam namin na may plano talaga kayo para siraan po si VP Sara. Kasi kung wala kayong plano, dapat hinayaan nyo na lang siya mag-explain. Hinayaan nyo siya mag-present sa kanyang gustong i-present. Dahil budget naman yan. Diba? Bakit kailangan nyo pang siraan? Yun lang naman ang question mark doon eh. Yun ang hindi nyo maintindihan kayong mga kongresista. Yan ang hindi nyo maintindihan. Bakit kailangan nyo pang siraan si VP Sara? Question lang naman yan. Question. Anong nangyari sa budget? Ganun lang naman yan. Diba? Isa pa yung si Saldico na yan. Bakit po na-appoint yan? Unang-una, ang dami palang kaso niyan. Ito po, nag-research po tayo kanina, no? Ipakita ko sa inyo kasi sabi ko sa inyo kanina guys, ipakita natin si Saldico para malaman natin kung anong mga kabalastugan na ginagawa nito. Kasi kanina guys, wala akong naipakita sa inyo eh. Ngayon ipapakita natin. Dahil isa ito sa nagpahamak sa ating mahal na Vice President. Dahil si Saldico na yan guys,
kung ipagkakatiwala po natin ang kaban ng bayan kay Saldico, nako, delikado po talaga tayo mga kaibigan. Hello, Laleng Garcia, kumusta na po kayo dyan? Ito po ha, ito po, ipapakita ko sa inyo. Ito po yung mga kaso ni Saldico mga kaibigan. Wait lang, i-play natin para swak na swak. Pakinggan nyo to guys, kung paano siya sinabon ni Senator Villanueva. True or false? Ang korporasyon po ba niyang Sunwest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapa kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Grabe. Madali po maghanap, Mr. President. Madali BIR. Po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso meron ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa Ombudsman ng Anti-Corruption Group na ang pangalan Task Force Kasanag International, eh meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Grabe, di ba? Sabi ko sa inyo guys eh, shoutout kay Buster TV Live, ayan oh. Galing to kay Buster TV Live eh. Yan ang sinasabi natin guys. Di ba, grabe po. Grabe ang kanyang mga kaso guys. Pero nakakapagtaka, bakit hawak niya? Di ba, sabi po ni Bipi Sara, dalawang tao lang po may hawak ng kaban ng bayan. Si Tambalos Rose at si Saldico. Ngayon, itong sinasabi po ni Senator Villanueva guys, ito yung mga kaso ni Saldico. So ngayon, ipagkakatiwala pa ba natin sa kanya ang kaban ng bayan? Ang dami niyang kaso, sandamakmak na kaso mga kaibigan. Diba? Tingnan nyo naman guys. Sino naman magtitiwala sa kanya? Pero nakakapagtaka bakit po ina-appoint ni Kuting itong mga taong ganito. Lalo na po sa immigration, Bureau of Immigration. Sinabi ko na sa inyo kanina, nag-appoint na po itong si Kuting ng OIC. At ang ginawang OIC, yung may kaso sa Pastillas Gang, ang ginawang OIC ng immigration. See? Tama tayo kanina guys. Sabi ko nga sa inyo, mahilig sila mag-appoint ng may mga kaso, may mga bagahe. At yung mga bagahe guys, mabibigat. Hindi po simpleng bagahe lang, mabigat po. Kasi kung naalaala niyo mga kaibigan, at kinalimutan na po ito ng mainstream media, na itong si Tambaluslos, may kaso po ito. Yung mga luggages po, doon sa hotel, ano bang pangalan ng hotel na yon? At lumabas yon sa media ng Japan. Pero wala pong pakialam ang mainstream media. Kasi may mga kaso sila guys. Yan si Saldico, Tambaluslos. Magsama-sama kayo. Ngayon, ito ang pinakamasaklap na pangyayari sa bayan natin. Hawak nila ngayon ang kaban ng bayan. Paano na lang yan? Ano na lang po mangyayari sa atin? Kasi kung akong tatanungin nyo guys, kailangan talaga as much as, kumbaga, as soon as possible, kailangan talaga mawala na yun sa Saldico na yan. At kailangan si Tambaluslos, huwag pahawakin ang pera yan. Kung tama po ha, kung tama lang po ang sinabi ng ating mahal na Vice President, kasi siya man ang sabi nito eh, na hawak po ng dalawang tao ang kaban ng bayan. Sana po, wag pong ganun, no? Sana, mag-pray po tayo. Dahil pag sila hawak yan ni Saldico, wala, mauubos yan mga kaibigan. Kasi, based po sa ating analysis na itong sinasabi po ni Senator Joel Villanueva, na grabe ang kanyang mga irregularities. Kita niyo naman, narinig nyo naman, mga korporasyon niya, puro mga kabalastugan ang ginawa. Puro korupsyon. Diba? So, hindi ko magets. Bakit niya ina-appoint yung mga taong ganyan? Diba? Kailangan ba talagang i-appoint ang mga taong alam mo naman na walang kredibilidad? Alam mo naman na may mga kaso pending at hindi pa
kumbaga, hindi pa natapos. Parang yung ibang kongresista dyan eh. May kasong plunder, hindi man kinakasuhan. Ito namang si Castro, convicted, guilty, pero hindi naman nakukulong, nakalabas. Pumunta pa sa hearing. Samantalang si Pastor Kiboloy, hindi siya convicted, hindi siya guilty, wala pang paghahatol. Asan ngayon si Pastor? Ang tanong, asan ngayon si Pastor? Siya pa ngayon ang nakakulong. Si Pastor Kiboloy pa ngayon ang nasa pihitan na hindi man lang napatunayan na may kaso. So, nag-gets nyo na guys, yung connection po ng kinikwento natin dito, delikado. Delikado po ang Pilipinas sa kamay ng mga to. Dahil puro corruption po ang narinig natin sa kanila. Alam mo naman si George, alam mo naman si Senator Villanueva, di ba? Pag nagsalita yan, straightforward yan eh. Direct hit yan, wala yang preno-preno. Senator Villanueva pa, grabe yan. Di ba? Pero bakit po andyan sila sa gobyerno? Samantalang si Pastor Kiboloy ngayon, asan? Naghihirap. Buti na lang, mabait po si Pastor. Swerte sila, mabait po si Pastor, mga kaibigan. Di ba? Simple lang po ang request ni Pastor, mga kaibigan. Napakasimple lang, guys. House arrest. Pwede naman nilang ibigay ang house arrest. Dahil si Pastor po, hindi naman siya ordinary yung ano lang. Pastor nga eh, kaya nga tawag Pastor eh. He is a religious leader, no? So, dapat bigyan siyang consideration. I-house arrest na lang siya. Bakit kailangan niyo pang ihalo dun? Na hindi pa nga siya napatunayan eh. Diba? Ito po, may papakita lang ako sa inyo ha. Puntahan po natin itong updates po natin mga kaibigan, no? Dito ako nagagalit eh. Bakit sila ganun? Diba? Bakit sila ganun? Ito po, pakinggan natin si Bonjing. Nagpabida-bida na naman. Sir, yung sa issue naman po ng house arrest, kasi yung candidate po ni Pastor Apollo Vitore, floating the idea na kung hindi na ma-resolve yung possible transfer house arrest. So to ask, pag ganun po ba, sir, kasi normal yung mga lawmakers yung pagbibigyan ng mga ganun privilege, open din ba yung sir sa mga kumbaga hindi naman ito yung house arrest? That's under the court's jurisdiction, discretion. But as far as I remember, yung mga binibigyan ng house arrest yung mga hindi nag-resist o kaya pumayag kagad na ma-aresto. Yung mga nanago at nagpahirap sa gobyerno, madalang tayo binibigyan ng house arrest ng mga taong ganito. Kaya ito, talaga nasa court yan. Marahil, may mga kaso rin kung nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman, ay pinipibigyan din ng karoon ng house arrest. Pero this is really something that we're not ready to discuss because it is within the court's ambit. Hindi po tayo ang dapat sumagot sa bagay na ito. Sir, what about yung pagtatakit ng mukha sa kanyang pinipigil siya ng PNP and pinipigil ng kanyang mugshot? Parang may difference daw kasi sa pag-travel ng mga suspect kapag nagsama ko dyan. Sabi mo, Mr. Hindi dapat yun ang nangyayari. Sinabi nga namin natin yun. Dapat yan, fair is fair. Nilagay mo nga sa wanted poster. Hindi mo ilalagay sa akin. Hindi mo naman ilalabas na talaga nahuli mo. Ipapakita yung mukha. Dapat pinakita yung mukha. So people will believe na nahuli mo talaga. Baka mamaya, kung anong katawan na nilagay ito, tapos pinakpan lang. Tapos sasabihin mo, hindi yung nahuli. And fair is fair. Dapat makita ng tao, satisfy ang tao. Yabang talaga nito. Muntik ka na makarma, eh. Mayabang ka pa rin. Pero sabihin ba naman niya na si Pastor po hindi niya bibigyan ng house arrest dahil nga nagpahirap daw sa kanila? Sus Mariosep, yung anak mo nga 3 months lang, absuelto na. Ang yabang mo. Di ba? Yung anak nga, di ba? Naalala niyo yung anak niya? Nahulihan din? Yung anak niya nahulihan ng high grade. Pero anong nangyari? 3 months pa lang, di ba? Nakawala na sa absuelto na kaagad. Yabang nito eh.
Di ba? Ang hinihingi lang naman nila, mga kaibigan, sa kampo po ni Pastor Kibuloy, ito po, oh, saan na ba yun? Ayan po, naghihingi lang po sila ng house arrest. Di ba? Ang yabang-yabang nitong bonjing na to eh. Isang bulatin na lang hindi nakapirma sa'yo. Nagmamayabang ka pa. Samantalang sasabihin, dapat daw fair, kailangan daw ipakita ang mukha. Samantalang yung anak mo, ayaw nyo nga ipakita ang mukha sa anak mo eh. Tinatakpan nyo nga eh. Di ba? Tapos, sasabihin nyo, kailangan fair. Bakit? Naging fair ka ba doon sa anak mo? Na nahulihan po ng high grade. Na hindi malang nilitis. At nakawala ka agad. 3 months pa lang, wala na. Nagulat na lang tayo na wala na yung anak niya. Nakawala na sa kulungan. Kaya hindi nga nakulong yun eh. Tapos ngayon, aanon mo sa pastor? Bakit? May napatunayan ba kayo? Patunayan nyo muna. Pag naging guilty yan sa pastor, tatahimik na ako. Di ba? Pag sasabihin nyo, pastor is guilty, sige, tatahimik na ako. Pero wala kayong sinasabing guilty dahil hindi pa siya convicted. Pero bakit ayaw siyang bigyan consideration? Ang hinihingi lang naman nila is house arrest, custody, transfer. Kasi pwede namang gawin yan, guys. Kasi si pastor po ay isang pastor. Siya po isang religious leader. Meron po siyang consideration dyan. Kahit sabihin natin na tumakas, or kahit sabihin natin, guys, na ang tagal niyang na sumuko, no, ay tinugis pa siya ng mga batas, pero wag po sana sila masyadong personal, no, wag sila masyadong pabida-bida, wag sila masyadong iyakin. Di ba? Sundin po natin ang dapat. Kasi ang house arrest po, pwede pong i-apply yan kay Pastor Kibuloy. Lolo ko na house arrest eh, during Marcos regime. Kasi kinakalaban namin si Marcos niyan, dati pa, no? Bata pa ako noon, no? Maliit ko pa noon. Kasi may ang lolo, ang great-grandfather ko po ay governor po ng Cebu, no? Na house arrest din yung lolo ko. Kawawa. I mean, kami talagang hindi kami makapasok sa compound. Meron kasi kaming compound, no? Hindi ka makapasok, hindi ka makalabas. Kasi nga may mga gwardiya, may mga usok, may mga barbed wire. Oo, pero at least nasa bahay siya, ang lolo ko. Naka-house arrest kasi kinakalaban niya si Marcos. Tapos ngayon, ganyan. Oh, pwede pong mangyaring house arrest. Pwede po nilang i-apply yan. Pero bakit po ayaw nilang bigyan ng house arrest? Itong si Pastor. Dahil nga, ang pinapairal nila dito, pikon. Napikon kasi sila. Naasar kasi sila kay Pastor. Kaya ayaw nilang bigyan ng konsiderasyon. Yun yung pinaka-reason doon, guys. Yung mga sinasabi po ni Bonjing na ganun-ganun, nag-iinarte lang yan. Ang totoo si nag-iinarte lang yan si Bonjing na yan. Di ba? Masyado lang siyang maarte. Pero kung titingnan mo talaga, pwede pong i-apply ang house arrest kay Pastor Kibuloy. Yan po ang ating updates po kay Pastor Kibuloy, mga kaibigan. Sana po mapagbigyan, no? Sana po mailipat po si Pastor sa isang magandang ano, no? Siyempre, nakakawawa din naman si Pastor. Hindi naman siya ano eh. Hindi naman siya notorious eh. Di ba? Grabe naman sila. Grabe naman trato nila kay Pastor. Sobra na. Di ba? Mga kababayan po, like po, tulong sa... Thank you very much, Adel Bautista. Mag-likes po tayo. Oo, mapanganib ang panahon ngayon, guys, kaya mag-ingat-ingat po tayo. Ito po, mga kaibigan, meron po tayong breaking news, no? Si Tori po, guys. Oh, ito ho. Asa na ba yun? Oh, ayan po, si Tori po, mga kaibigan, no? Counselor says declaring Tori persona non grata, unnecessary. DILG urged to probe unlawful to use of police uniforms by civilians. Ayan po, mga kaibigan, no? Malamang sa malamang, guys, talagang dapat talaga mga persona non grata na yan. Ha? Dapat talaga mga persona non grata na yan. Ito po, ha? Ito po yung updates natin kay Tori. Kay Diwata. Mabihira itong Diwata na to. Siya ang nag-authorize ato, nagpasuot ato, then he should answer for that.
So that's why I'm asking the DILG, since ang PNP is under the DILG, so I'm asking the DILG, we are asking the DILG to investigate this matter and to take action if necessary. Nais malaman ng Davao City Council kung bakit pinagsuot ng uniforme ng mga pulis ang ilang sibilyan noong kasagsagan ng operasyon sa compound ng King... Ano mga sibilyan? Nakapulis, oh. Dapat imbestigahan yan. ...Dump of Jesus Christ. Isa lamang ito sa mga nais paimbestigahan ng konseho sa Department of Interior and Local Government. Ayon kay Councilor Jesus Susubrando, malinaw na paglabag sa batas ang ginawang ito ni Brigadier General Nicholas Torre III na siyang nanguna sa isinagawang paghahanap kay Apollo Quiboloy. Una nang inamin ni General Torre sa Senate hearing noong September 6 na pinayagan niya ang pagsusuot ng PNP uniform ng ilang sibilyan na tumutulong umano para matagpuan ang nagtatagong KOJC leader. Dinhi pa lang, clearly, as it was already admitted by the General, na siya ang nag-authorize ato. So, ang kwandiya, doon ay violation sa atong national law, revised penal code, and also sa local law na to. So, just because he is a general, does it exempt him from following that law? Binigyang diin din ni Councilor Susubrado na hindi basta ginagamit ang uniforme ng PNP dahil simbolo ito ng otoridad, disiplina at tiwala ng publiko. Samantala, hindi na rin kailangan ideklara na persona non grata si General Torres sa Davao dahil tapos na ang operasyon. Ang kailangan aniya ay ang pagsagot ni Torre sa mga naging paglabag sa 16 na araw na KOJC operations sa Davao. Marisol Montaño, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naku mga kaibigan, meron po talaga magpapasko sa kulungan ito. dapat naman talaga imbestigahan po lahat yan. No? Tinan mo, umamin po si Torre. Ha? Mismo, inamin niya guys ang kanyang kasalanan. So talagang mananagot siya dito. Lahat, lahat po. Pagsuot ng uniforme ng mga sibilyan, lahat yan. Sabotahe, lahat. Kung ano pang mga kaso guys na pwedeng ibato sa kanya, haharapin niya yan, siguradong sigurado tayo, makukulong yan mga kaibigan. Talagang kalaboso po yan. Or maubos yung retirement niya dyan. Maubos pera niya dyan, sigurado tayo dyan. Kasi ang dami niyang haharaping kaso. Kasi hindi po basta-basta guys na papalampasin yan. Dahil ang dami pong na-damage. Hindi lang properties. Pati mga naging biktima. Ang dami pong naging biktima sa pagsalakay ng itong story na to. Yan, si Marbel, kasama yan. DILG, kasama dapat yan. Si Abaluslos. Sabagay, may kaso na po si Abaluslos, no? Nag-file na po ng case ang ating dating Pangulong Duterte. Kasi nga, si Duterte guys, administrator siya ngayon ng kingdom, di ba? So meron po siyang power para kasuhan itong si DILG Secretary Abalos dahil sa ginawa niya sa kingdom. Kasi DILG kay dapat alam mo yan eh. Di ba? Pero pag tinanong mo si Torre, hindi niya alam. Pag tinanong mo si Abalos, hindi rin niya alam. Kumbaga nagpapasahan eh. So, ano talaga ang tama dito? Katulad po yung pagsurrender ni Pastor Quiboloy. Ngayon nag-away-away sila kung sino makakuha ng 10 million. 'Di ba? Nag-away-away sila ngayon kung sino makakuha sa reward na 10 million. Kasi ang balita, sumuko si Pastor. Sabi naman ni Torre, pag tinanong hindi niya alam. Pag tinanong naman si Abaros, hindi rin niya alam. So, sino po makakuha ng 10 million? Di wala. Kaya ngayon, confused po sila, nalilito po sila mga kaibigan. Rama po kami, Rama. Oo, Rama, Rama. Oo. Tagasibo man ko. Oo. Rama po, mga Rama ba, mga Rama. So, yun po mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo guys, ito pong si Diwata, talagang meron po, mananagot po siya mga kaibigan. Sigurado tayo dyan. Siguradong po tayo mga kaibigan. Dahil ang dami po niyang nasagasaan, ang dami po niyang paglabag sa batas na hindi po niya sinunod.
Hindi naman tayo abogado, di ba? Hindi naman ako abogado. Hindi naman ako pulis. Pero, ang dami pong nagsasabi niyan eh, yung mga magagaling na abogado. Like for example, Attorney Torion, Attorney Apanelo, Attorney Harry Roque, lahat yan. Sila po nagsabi niyan, di ba? Na meron po talagang paglabag itong si Diwata. Ayan po mga kaibigan, ang ating update po kay Diwata, guys, no? Punta naman tayo sa iba nating mga balita. Ito po, ipakita ko lang sa inyo. Saan na ba yun? Nawala, nawala. Wait lang guys, ha? I-play lang natin. Ayun, nagurugur tayo guys. Paki-press 1 po kung nagurugur ba tayo mga kaibigan. Paki-press 1 po mga kaibigan. Paki-press 1 po kung may audio ba tayo, kung okay ba yung video natin. Dahil nagurugur na naman tayo guys. Ay nako, palagi na lang tayo nagugurugur. Ay nako, 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 nako. Paki-press 1 po mga kaibigan kung okay pa ba yung audio natin. Ayun, Adel Bautista, salamat ha. Laleng Garcia, ayan si Cat Lover. Ah, okay pa pala. Namatay di ba? No, namatay tayo bigla, no? Na napansin nyo guys, biglang nag-stop. Oo, biglang huminto eh, no? So yun po yung mga updates natin ngayong gabi. Hanggang doon na lang pala yung update. Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.